Alam mo, naglilinis kami na naglilinis ng Maynila. Kahit may COVID, hindi naman pwedeng ikubli. Limasin ko kami kung maglinis eh. Ano na nga kami, ano tawag? OC? Yung linis ang linis. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Then here you are, coming in Manila, throw your garbage everywhere. It's quite unfair for us. So, our attention were called. And we said, no, you're welcome, but you have to behave like Manilans. Because nowadays, we inculcate to the minds and hearts of our people to discipline yung gawing maaliwalas ang Maynila. No. Eh, ginagawa na yun unti-unti. Hindi, this thing will not happen overnight or finish and be successful overnight. But the process is consistent, persistent. But here you are, darating kayo rito. Alam niyo ba, just for the record, alam niyo ilan nakuha namin basura? 30 tons. Sa Rizal? For 2 days. 30 tons. 30 tons. Just for the record. Ngayon, ang point namin, o nilinis naman namin, in fairness, tumawag naman sila sa amin, in fairness to the DPS, headed by Kenneth Amorao, and our co-employees, clean up the entire area. Then MHD and MDRRMO came in, sanitized the area. Ngayon, sabi namin, wala kaming problema sa basura. Pag may basura, ang trabaho ng gobyerno, which is local government, linisin. O sabi namin, ilagay nyo sa tamang sisidlan. Huwag nyo gawin yung dugyot ang Maynila. Na kung saan nyo na lang, doon kayo umuupo, doon yung tatapon yung basura. Kadugyotan yun eh. Di ba? Maging responsable tayong mamamayan. Kumain ka, may basura, dapat may sisidlan. Now, may tama rin ng tao. Ano yun? Walang available bin. Trash bin. Tama naman ng tao. Eh sir, eh, kaya naman tinapon yan dyan. Ha? Eh kasi yung facility nila, no? Yung facility nila, hindi namin facility yun, walang bin. Kaya nung makita ko yung picture, talagang nag-iinit ako dahil eh kung yung mga taga Maynila nga naglilinis eh, kayo itong mga dumadayo dito. Kaya siyempre sa, ang pair sa amin yun. Now, their learned lesson, alam nila yung set of rules and they are still welcome. Because if Manila, as one of many, 1,600 local government unit in the country, can help ease the burden in the national government and be part of solution, we will do so. Because this is a pandemic, we don't want to point fingers, we raise issue, fair and honest issue, and attention will be called, and action should be made. Now, if they do that, come, let me help you. Come, let us help you. Hanggat kaya namin. We will try to be a good neighbor as much as possible. Last one, sure. Ano pa po ba yung mga possible areas or barangay na sasailalim natin sa lockdown? Or meron po ba? Now, lockdown. Now, binigay na sa local government unit yung pagla-lockdown, but we still have to ask permission from the IATF in a regional capacity. For now, what we're doing, di ba, nagkaroon tayo ng drive-thru. Pag-running more than 2 weeks na tayo. For everyone, dalawa na yung site natin. Lawton, saka Grandstand, bigger. Then we launch the walk-in. No? Para yung nearby, hindi na papasok sa... Okay, katulad nun. Let, yan, to be fair. To be factual about our claim. Kaya kami naglagay ng walk-in sa labas, adjacent to the hospital, so that people who are not infected will not get infected inside the hospital because there is COVID. So we walk in. Then sumunod, saturation. Yun yung sagot sa tanong mo. We'll just saturate. Today and yesterday, we closed 47 health centers. Iting ko, no? Based sa recommendation ni Manila, Director of Manila Health Department, Dr. Pox Pangan, we closed 47 health centers to utilize our professional resources to continue while we're doing massive testing. We are going to do massive tracing so that when we go, katulad ng tanong mo, lalockdown pa ba namin siya?
hindi na namin siya ilalockdown. Kasi gusto ko makapamuhay na yung tao. Ang gagawin natin, sino ba nakachismisa mo kahapon? Sino nakasama mo sa bahina? Sino? Iimbestigahan ka na namin. Pero ang darating sa inyo, mga doktor namin, mga nurse namin, mga BHW namin, mga health workers namin from the health center. Why, Jay? Kasi ang health center is placed strategically all over around the city. So their task to do a surrounding tracing within their station or clinic owned and run by the city. So it makes sense. Hindi na para ipadala ko si Pedro na taga Santa Ana, ipadadala ko sa Tondo na hindi naman siya familiar sa tao, kalye, and so on and so forth. So Dr. Poxpang came up with an idea of ibaba natin yung tao, yung professional resources natin, i-trace natin sila para pasok sila doon sa ating mass testing. Then we elevate, which is the gold standard itong peso abin, kung sakasakaling positive sa IgG at symptomatic or medyo may mga hindi na stable health situation yung tao. So we can elevate that. So Valverian yung parang ginawa doon sa serology, mobile serology. Yes, yan yun. Kaya may mobile na kayo. Nakita mo? Yes, ako. Kaya diba sabi ba, diba naalala mo yung binanggit ko? Pag kami pupunta rito, kabahan na kayo. Kasi I have to be fair with people eh. Ayoko kasi nung ano lang eh. Basta pag pumunta kami sa inyo, may ibig sabihin eh. So not to raise anxiety, to give peace of mind, government will go to you in your doorstep. So, pero may issue yun. Ang issue doon is high infection yung lugar nyo. That's the key. That's the key. Kaya, para masukul natin na masukul, eh, puntahan na sila. Plus, to give a general atmosphere, a peace of mind to the general atmosphere or environment in the entire city of Manila. Whether we live here or we work here. Because people, tanggapin na rin natin ang katotohanan, that people will come in and out of Manila daily. So we wanted those who will come in as healthy as possible, so not to infect Manilans. The same manner, those who will come in that are healthy will not get infected by the people of Manila. So it works both ways. Kasi nga, it's a universal problem. So, may lockdown pa rin meron? Wala na? So far, wala pa kami nila lockdown. Kasi may other measures kami in-introduce done by Director Doc Fox. Na ang tawag natin doon, Mayor, ay surround. Anong tama, sir? Yung serology testing natin, no? Saturation drive. Mass testing yun. Yung hininto natin ng ilang araw, yung function ng health center to utilize our existing logistical capability is saturation drive for mass tracing. Para masinop. Alam mo yung sa kuto, yung sinusuyod? Para masuyod yun. Para masuyod pa natin. Mga talagang ano. Kasi kailangan talaga. Basta ito, tanda ninyo, walang garantiya sa lahat ng ginagawa ng pamahalaan magiging successful. There is no right formula here, but ang goal natin lagi is suppression of numbers to control the infection. Because if you do that, we can buy time. If we buy time, a lot of people will survive, then may awa ng Diyos, may vaccine na. And that's it. We're back to normal. The meantime, no. It's not normal. Every day is COVID-19 day. Paglabas mo pa lang ng bahay, dapat na mindset mo na sarili mo. There is COVID. So, for the meantime,
we must learn to live with COVID-19. And at the same time, we must learn to go back to work safely for us to survive in this pandemic.